At dumabalo po tayo sa ating doctrine class. Ang message po natin ngayon is the ministry of teamwork. Makikita po natin ito sa Acts 9:23-31. Can you open our Bible in Acts 9:23-31? Ministry of teamwork. Teamwork means kailangan ito is may group. Kailangan nagkakaisa. So, if you are playing basketball, you cannot shoot the ball only by one. You need teamwork. Also in football, you need teamwork to make a goal. So, kailangan natin ng teamwork, lalo-lalo sa ministry. Ministry ng Panginoon. So, are you there? Acts 9:23-31. Let us all stand. Let us read. Let us read all together. Verse 23, begin. And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him, but their laying away was known of Saul. They watched the gate day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down by the wall of Damascus. And declared unto them how had seen the Lord in a way that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. And he was with them coming in and out, going to Jerusalem. He spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Ephesians. But they went about to slay him, which the brethren knew. They brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus. Then had the churches rest throughout all Judea, Galilee, and Samaria. And the outward of the Holy Ghost were multiplied. Okay, let us all pray. Nakilang Diyos na magpangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Sa hapong ito, salamat sa pag-uti sa Panginoon. At dalayan po nakilang Diyos ng iba ng Espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan upang maunawaan po namin ang iyong mensahe tungkol sa Panginoon sa pagiging karoon ng teamwork, Panginoon, lalo sa ministry ng church, Panginoon. Maraming po salamat at kung ang isang dalangin may pasalamat sa mga Jesus ang dapat po tiktas. Amen. Tayo po'y magsipo. When I studied this verse, I really blessed with the believers in Damascus, how they helped Apostle Paul to escape. And in our introduction, after his salvation, the Apostle Paul was filled with the Holy Spirit, and God was and was baptized after spending time with the Christians in Damascus. He began to preach there. So ito po yung laging sinasabi ng ating pastor na yung conversion ni Apostle Paul is from Saul to Paul is 360. Parang ganito siya, from front to backward. Just like this. 180. And then another one. Sinusubukan ko lang kayo kung alam niyo yung 360. Man! Palusog pa, no? So, yun po yung nangyari sa conversion ni Apostle Paul. At na kung titignan po ninyo, read po natin sa Luke 6:45. The Bible says, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil, for out of the abundance of the heart is the mouth speaketh. So ito po yung isa po sa nagiging bunga kung ikaw ay makakilala sa Panginoon.
Ito po yung gawa ng Holy Spirit sa ating buhay na ginagawa po niya yung dapat natin gawin bilang mananampalataya. At may isa pong naging note dito si Paul. Paul felt compulsion as Peter did. So, naramdaman po ni Apostle Paul the pressure coming from Peter. Because kung babalikan po natin yung ating lesson sa Galatians, is talking about the laws and grace. So may pagkakaiba po yung doctrine. So makikita po natin yung pressure kay Apostle Paul. So, for we cannot speak but the things which we have seen and heard. So ito po yung nangyari kay Apostle Paul nung makita niya ang Panginoon on the way to Damascus, yun po yung ipinreach niya. Na kung babasahin po natin ang Acts simula 9:1 and to the last verse, diyan po natin maunawaan kung paano po na-transform si Apostle Paul. And now, hindi na po tayo magtatagal at ang una po is the reality of persecution. Ano po ba yung reality? Reality of the truth. Reality is the truth of persecution of Apostle Paul. Na kung titingnan po natin sa verse 23, ang sabi po dyan is, and after that many days were fulfilled, meaning to say, nung makarating na doon sa mga Jews, sa mga Sanhedrin, sa mga ng church sa Jerusalem, na si Apostle Paul is converted. So, nag-decide na sila na ipapatay si Saul, na ngayon ay Paul na. But their laying away was known of Saul. So, nakarating po kay Apostle Paul yung threat na he was going to kill. And if you look in 24, the Bible says, and they watched the gate day and night to kill him. Now, before Saul was with them, now Apostle Paul against with them. Saul is converted. Ito po yung unang lesson. Pangalawa po ay Saul from prosecutor to preacher. Kung matatandaan po natin na yung lesson na binahagi po sa atin ni Brother Philip is number one is cruelty, conversion, and continuation. Yun naman pong kay Brother Ronald is in feeling, identification, and involvement. So ito po yung reality ng persecution ng ni Apostle Paul is ito po yung nag-trigger para po siya ay ipapatay ng mga Jews. And in letter A, because of his doctrine. Because of his doctrine, and he gave in Ephesians 4:11-14, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Sa ating pong buhay Kristiyano, galing po tayo sa iba't ibang relihiyon na aminado po tayo na iba-iba po yung mga aral na at nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, may mga ginamit po ang Panginoon sa ating time, sa time ng mga apostles, ang ginamit po ay mga apostles at saka po yung prophets. Pero sa ating time po, during the grace period, evangelists, pastors, and teachers. Ano po ba yung purpose nun? The purpose is, makikita po natin sa verse 12, for the perfecting of saints, for the work of the ministry, for the divine of the body of Christ. We are the body of Christ. We are come from the different churches in the Philippines. But now, we understand the truth that the Lord Jesus Christ died for us. Amen. Some
some churches didn't teach in their religion the way back home in our town. Now, till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, hanggang sa dumating po na tayo ay maging isa na ngayon, ano ba yung pananampalataya natin ngayon? Faith in the Lord Jesus Christ. Nagkakaisa na po tayo sa mga bagay nito. At kung titingnan po natin sa last verse, ang sabi po dito, that we henceforth be no more children, then tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, but the slave of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So dati po tayo ganito, na mabilis tayong maakit ng mga salita at mga pangaral ng bawat mananampalataya. Kaya po napaka-importante ng pastor, ng mga Bible study at pag-aaral, pagbabasa ng Bible, para po maunawaan natin kung ano po yung tama. Kaya nga po, si Apostle Paul ay na-transform because of the truth. Kasi kung hindi po niya nalaman yung truth, at kung tayo po hindi natin nalaman yung truth, hindi po rin tayo matatransform. So, salamat po sa Panginoon sa mga bagay niyan. And the Bible tells us, there will be a false charge in the latter days, but a believer grounded in the doctrines of the Word will not fall for the compromise. So, yung una po, the reality persecution of persecution, literally because of his doctrine. And dapat din po nating malaman na Christian must study deeply. Kaya po tayo binigyan ng task ng ating pastor na mag-conduct ng Bible study, mag-aral ng salita ng Panginoon. At kung titingnan po natin sa 2 Timothy 3:16, very familiar po sa atin, the Bible is the doctrine for reproof, for correction, and instruction. Doctrine means what is right. Reproof means what is not right. Correction is how to get it right. Instruction, how to keep it right. Yan po yung use po ng Bible sa ating buhay. Now, preach in 2 Timothy 4:2 and 3. Preach the word, be in stand in season and out of season. Kailangan po na anytime, lagi tayo may baon-baon na kung saan man tayo magpunta is preach the word. Anytime, any season. Kung makakita tayo ng kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, share the word of God, the gospel. Reprove, meaning to convince the truth. Rebuke. We know that Satan is always there. We know that, so we must rebuke them with love. Exhort means teaching with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Very rampant po ito, itong preaching na nakaka... They call it a prosperity gospel. They want you to be prosper every time they preach, but they didn't tell the truth. We must tell the truth when we are preaching. Amen. Amen. Because if we didn't know the truth, that we are not set as free. That's what the Bible says. And in letter B, because of his dedication. And when he is persecutor, he is consistent. And his conversion is consistent. The Bible says, after many days were fulfilled, Saul was consistent in his ministry. He was not a flash in the pan. Hindi siya yung parang ningas kugun lang. His conversion was genuine, and the effect had continued. He met the Lord
not the apostles, but Jesus. Neither went I up to Jerusalem to them which we were apostles before me. So meaning to say, hindi na siya nag-report sa mga apostles o sa mga sa Jerusalem dahil ang Panginoon ko ang nag-appoint kay ang nag-commission ko kay Apostle Paul. But I went into Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 50 days. You can see it in Galatians 1:17-18. Minute personally ni Paul, si Apostle Peter, just to meet him personally because he was the oldest apostles and he was distinguished among the apostles. At may note po dito, the opposition realized he was not going to be quiet. Opposition is, ito po yung mga Jews na hindi nila na-realize po nila na hindi na kayang pigilin sa si Apostle Paul dahil nga po doon sa kanyang dedication na nalaman niya yung truth. At yung babalikan po natin, yung una is yung reality ng persecution ni Apostle Paul because of his doctrine and because of his dedication. Now, we are going to number 2, the rescue of the disciples in verse 25. In verse 25 says, the disciples took him by night and let him down over the city wall in the basket. Nung Martes, nagpunta ako sa Syria. Inalang ko kung gaano katakas itong anong ito. Gusto ko lang kayong patawagin. At napansin ko na ito palang wall ng Damascus ay nasa parte ng Syria sa preserved citadel south side. At ang original height niya is 11.5 ano mo sa feet, it is 38 feet high wall. Almost fourth floor. Kung sa mga engineer, kung every 10 feet per floor. So almost 4 feet. Ganun siya, 4 feet, 4 floor. Ganun siya kataas. Na kung papasinin mo yung pagkakalay daw ng bus, kasi ang Damascus, sa pagkakaintindi ko, is one in, one out. So doon ka lang dadaan, at nakabantay nga doon yung mga Jews. So hindi siya makakata kasi Apostle Paul. So nakakabilib dito yung rescue ng mga apostles at ng mga disciples sa Damascus, yung mga Christians sa Damascus, na although bago pa lang nila nakilala si Saul, na ngayon ni Paul, is makikita mo yung support nila kay Apostle Paul. Makikita mo yung support nila kay Apostle Paul. At may nabasa rin akong komentary na ang sabi niya is, Christianity requires our life only when we cannot avoid it. Ulitin ko ba? Christianity requires our life only when we cannot avoid it. Without denying the Savior or abandoning the principle of our holy religion, like the persecution of the Christian in Jerusalem Church. So, misa kasi dumarating na kailangan natin mag-sacrifice. Pero dito sa pagkakataong ito, hindi po na kailangan mag-sacrifice dahil may plano ang Panginoon kay Apostle Paul. So, magpatuloy po tayo. At ang isa pong may tutulong po natin, lalo na po sa ating church, what are some ways of a church can help a pastor when the pressure is intense? So ito, nangyayari po ito, hindi lang po dito sa churches dito sa Qatar, maaaring churches sa Kenya o sa Nepal o sa
Philippines, na lalo na po yung nangyari sa Nepal, na pinapersecute po yung mga Christian doon. So kailangan po natin yung prayer. Number one po is, by prayer, malalaman po natin yung pangangailangan ng isang church. At kung sa pagpapatuloy po natin sa letter A, the basket of prayer. And if you look in 1 Thessalonians 5:25, a praying church is one of the greatest encouragement and assets that a pastor can have. The work of ministry to people of difficult and the devil places great attack against the men who fill the office of the pastors. The prayers of church members are a great protection and help to it. So, sa ating pong dito sa BBC, napaka-blessed po natin dahil naturuan nga po tayo ng pastor natin, lalo na sa prayer time, magkaroon tayo ng prayer time sa mga lalaki at tuwing Sunday at sa mga babae. At halos na ipopost nga po sa Facebook yung mga prayer at may mga prayer partner pa nga po. So, malaking blessing po ito sa church, lalo na sa pastor. Lalo na ang pastor natin ay nasa malayo. So, kailangan po ng pastor ang prayer. At ganoon din po yung nangyari kay Apostle Paul dahil sa tulong ng mga believers sa Damascus, prayer is isa sa naging dahilan. A basket of prayer. At in letter B po, the basket of encouragement. Kailangan din po natin to encouragement, lalo na po sa mga kapatiran natin na may pinagdadaanan. Kailangan po ito. And if you look in 2 Timothy chapter 1:16-18, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft repressed me and was not ashamed of my chain. But when we was in Rome, he sought me out very diligently and found me, and the Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day, and in how many things we ministered. He ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. The word repress means to make cool or relax. Encouraging words are like a drink of cool water on a hot day. Minsan may nangyari sa church, not in the church. Sa lukta, nakita ko yung isang kapatiran na dumating na may problema siya. At halos lahat ng mga nakausap niya, halos lahat ng mga nakausap niya is may word of encouragement sa kanya. Lahat ng dumadaan sa kanya na nalang, simula nung malaman yung kanyang problema, tinatapik siya sa balikan, ini-encourage siya na laging may magagawa ang Panginoon. At isang malaking bagay yung encouragement ng bawat isa, lalo na sa ating mga pinagdadaanan. Kasi minsan nakakalimutan natin na ang kapatid natin na may pinagdadaanan, isang tapik lang sa balikat na malaman natin na siya ay ini-encourage natin, malaking tulong na po yun. Malaking tulong na po yun. So, sa church din po, ganun din po dapat ang ating ginagawa, lalo na po sa ating pastor, kung siya po ay nakakadanas ng problema. Letter A, basket of prayer. Letter B, basket of encouragement. And letter C, basket of labor. Ito po, pag-usapan po natin ito is mga believers. In 1 Corinthians 3:9, the Bible says, we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Kung mapapansin po ninyo, for we are, ye are, and ye are God's building. All of us have part in the church. Amen? Ulitin ko ba? All of us, we have part in the church. Amen.
Amen. Pwede po tayong maging usher, pwede po tayong maging giver, pwede tayong maging transport ministry, pwede tayong mag-invite, pwede tayong tumulong sa mga gawain. Marami pong bagay tayo na pwedeng gawin sa church na maliit na bagay po is malaking tulong po sa ating church, lalo na po sa ating pastor. Sabi nga po, many churches are crippled by the idea that the pastor and his staff are hired to do the work while the members sit back and watch. Nakakalungkot po pag ganito po ang klase ng church na umaasa lang po sa pastor. God's pattern is for every member to be actively involved in serving, witnessing, giving, and using their talents to strengthen the body and glorify God. In Hebrews 5:12, mamabasa po, pakibasa po natin, Hebrews 5:12, para po malaman natin yung ating, excuse me. Hebrews 5:12, the Bible says, For the time you ought to be teachers, ye are need that one teach you again, which be the first principles of the oracle of God, and are become such as had need of milk and not a strong meat. Lahat po pinagdaanan natin ito. Naging baby Christian po tayo. Ngayon, tingnan nyo, sino ang mga nagtuturo ngayon? Yung mga baby Christian dati. Brother Jimmy, Brother Kenneth. Marami po po dyan ang nagtuturo sa Bible study. Maraming na-involve. Na kung patuloy po tayong ma-involve sa gawain ng Panginoon, mas malaking tulong po sa church yun. Maraming kaluluwa na maliligtas. Amen? Masyado kayo seryoso. Okay, punta po tayo sa number 3, sa last. The return to Jerusalem in verse 26-31. Ito po yung pagbabalik ni Apostle Paul sa Jerusalem. In letter A, the terrified saints. The member of the church of Jerusalem was a taught soul was a wolf in sheep's clothing. They did not view the report of his conversion with rejoicing. They were afraid that it was all a ruse to identify more of them and either put them in prison or put them to death. Ang nasa isip po ng mga mananampalataya at that time in Jerusalem, na si Apostle Paul ay tinitrick lang sila. Kung pansinin nyo nga, dati siyang persecutor, in a moment, naging ano siya, boldly preaching. Ang paano mo mapapaniwala na yung isang tao na siya ay preacher, samantala mo una, nung umalis siya ng Jerusalem, is pinag siya yung nangunguna sa pagpapatay sa mga Kristiyano roon. So, yun na nagiging judgment sa kanya ng mga believer na tinitrick lang sila sa Jerusalem. And in letter B, the testimony of Barnabas. Ito yung nagpatunay na si Apostle Paul is kinumisyon ng Panginoon dahil doon sa testimony ni Barnabas. Sino nga ba si Barnabas? Acts 4:36-37. And John says, who by the apostles' works, surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, in a country of Cyprus. And in verse 37, makikita po natin dito, na siya po yung nagbenta ng kanyang ari-arian. Siya po yun, sila po yung magkasawa na nagbenta ng kanyang ari-arian para i-donate doon sa Apostle Paul at magamit po sa gawain. Consolation means encouragement. The disciples gave Barnabas his name because he was such a help and encouragement to them. May we be determined to be an encouragement to our fellow laborers. So yung credibility po ni Barnabas is enough na po sa bawat isa para matanggap po nila sa Apostle Paul. So, sa ating pong buhay, dapat ganun din po tayo.
na yung credibility natin bilang Christian is makapagpatunay para ma-encourage natin yung bawat isa. Kung paano tayo mapapatutuhanan natin yung pagkakamali ng isa doon sa makikita sa ating buhay. So, in let us see, ito na po yung pinakahuli, the telling of the gospel. Again, we notice God using different circumstances to one end, the spreading of the gospel. Everyone who came into contact with the church received a witness of Jesus Christ. Paul was taken to the Mediterranean Sea, village of Caesarea. The church in Jerusalem continued to grow. It was the disciple who rescued Paul from Damascus, and it was the disciples who took him to Caesarea. Teamwork makes the dream works. So ito, napakalaga po rin itong ministry of teamwork. Na makikita po natin dito sa ating church na halos lahat, lalaki, babae, bata, kumikilos para maibahagi po yung gospel ng Panginoon. So, salamat po sa Panginoon at dalangin ko po na may natutunan po kayo sa ministry. Ayaw po yung manalangin. Tila Diyos.